Ito ang bagong Yamaha Aerox 155 connected standard version. Sporty looks ang pormahan at sobrang lakas ng dating lalo na sa personal. Marami ang nagsasabi na kamukha daw ito ng Honda Click. Well, sa picture oo, pero sa personal hindi. Meron kasi itong kakaibang karisma na sa Yamaha Aerox mo lang makikita. Ang bagong Aerox 155 connected ay powered by blue core technology, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 4 bulbs, fuel injected, and variable bulb actuation o BBA na kahit nasa high speed ay matipid pa rin sa gasolina. Pag-usapan naman natin ang forma. Para sa akin, isa ito sa may pinakamagandang color combination. Yung yellow-green na mugs, then glossy gray is perfect. Then sabayan pa ng yellow-green na decals na Aerox, sobrang lakas ng dating talaga. Mapapansin mo din yung hugis egg-shape na design na mas lalong nagpapogi sa motor na ito. Pagdating sa ilaw, naka-LED na ang kanyang headlight, super sport bikes inspired ang pormahan. Napaka-aggressive ng style, then meron siyang parang kilay na design, yan ang kanyang daylight. Pagdating sa likod ay naka-LED ang kanyang taillight. At ang nagustuhan ko dito sa Aerox na ito ay yung forma ng kanyang signal light. Kapareho kasi siya ng mga big bikes. Pagdating naman sa kanyang panel, naka-digital na ito at makikita mo din dito ang notification sa cellphone mo dahil sa Y-Connect. Malalaman mo naman sa phone mo ang buong status ng motor mo, download mo lamang ang Y-Connect sa Play Store, diniscan mo lang yung QR code na nasa ilalim ng upuan mo at meron ka ng full access sa motor mo. Meron din itong built-in 12 volts electric power socket para di ka na mangamba na malobat ang cellphone mo. Sobrang laking tulong nun lalo na kung long ride. Puntahan naman natin ang gulong. Ang sukat ng gulong sa harap ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14. Kaya naman pagdating sa mga cornering ay easy lang dahil sa lapad nito. Di ka na din mag-aalala dahil tubeless na sila pareho. Pagdating sa suspension, sa harap ay telescopic fork, sa likod naman ay unit swing. Pagdating naman sa preno, sa harapan ay hydraulic single disc brake, sa likod naman ay mechanical leading trailing drum brake. Pagdating sa kanyang fuel tank capacity ay 5.5 liters. Isa sa napansin ko sa mukha nitong Aerox Connected ay para siyang friendly dragon. Para sa akin lang ha, mapapansin mo din yung cute na logo ng Yamaha sa gitna. At pagdating sa visor, tulad pa rin naman ng dati. Poging pogi pa rin. Lakas makamayaman ng forma. Pagdating sa footboard, very comfortable. At yung kanyang passenger footrest, ganyan pa rin kagaya pa rin ng dati. Pagdating sa kanyang seatrest ay sobrang elegante at napakaganda ng material na ginamit. Makapal siya at makapit at hindi ka dudulas. Ang kanyang seat height ay 790 mm. At dito naman ang kanyang susian, then meron din siyang anti-theft cover. Dito ang kanyang fuel button at ang seat button para sa kanyang under-seat storage na 24.5 liters at kasya ang full face helmet. 122 kg ang timbang niya pero para sa akin mas okay yun dahil mas stable i-drive ang mga mabibigat na motor. Napaka-elegante din ng kanyang muffler so kahit hindi mo napapalitan, kahit yung stock lang okay na talaga. At saka hindi naman talaga advisable na magpalit ng muffler para hindi tayo magkaroon ng multa o penalty. At pagdating sa presyo ay 112,900 pesos lang ito. Napaka-affordable at marami pa naman tayong payment option kagaya ng mga installment. At dito lamang yan sa Yamaha Y-Zone dito sa Greenfield sa Mandaluyong. Maraming stock at napaka-approachable na mga staff dito. So ano pang hinihintay mo? Punta na!